Magandang umaga, welcome to More TV. Medyo exciting ako and dahil medyo bigatin itong i-re-review natin ngayon. Okay, lapitan natin. NABA0FB1 8 kilograms, inverter na siya, Japan technology. By the way guys, nabili namin to sa ano, Robinson Appliance Center sa halagang 32,999. Mabigat siya guys, sobra. Wala na siya sa karton kasi hindi namin maipasok sa loob ng may karton. Napakalaki. Okay. Dumating siya sa amin after 3 days. 3 days na pag-aantay. So hindi pa rin namin nagamit agad-agad kasi meron nito. Travel screw yata tawag dito. Nakakabit siya sa likod ng washing machine. Ang function niyan, hinuhold niya yung drum. Yung mismong drum ng washing machine para hindi umalog pag kinakarga. Kasi medyo nagpi-play pala yung drum niyan sa loob. Okay. Pag wala niyan, maaaring sobrang shaky ng washing machine mo. Magalaw, sobrang galaw. Kasi hindi nagpi-play yung drum. So, maraming ganyan. Maraming bumibili ng washing machine, yung front load. Hindi nila tinatanggal yan. So, mabuti na lang yung Panasonic. Pag kami ang nagtanggal niyan, mabibreak ang warranty namin. So, inantay talaga namin. Kung kami medyo nagka-problema, matagal dumating. So, ayan. Natanggal na. Okay na. Dinaya mo sa amin. Okay naman. So, ganito pala yun. Kasi ang iniisip namin, first time kasi namin magkagantong washing machine. Nakapag tapos siya maglabas, saka siya magdi-drain. Hindi pala. Habang naglalabas siya, nagdi-drain siya. Pasok uli ng tubig. Drain uli. Laba. Ganyan. So, continuous yung process niya. Automatic na siya. Hanggang sa magbanlaw, hanggang sa matuyo yung damit. So, yung tuyo niya, mga 80% ang tuyo niya. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya sinet up. Kasi ang ginawa lang ng technician, tinanggal lang yung travel screw. At saka may nilagyan ng sa ilalim. Tuloy na wala nga yung ano niya sa ilalim, yung takip. Para iwas daga daw, sabi. Kipis, ganyan. So, ito yung ano niya. Lagaayan ng... Tuloy, parang di nga nasisimot yung ano niya. Yung... fabric conditioner, pero yung eto pwedeng powder, pwedeng liquid detergent, pero mas advisable daw yung liquid. So kaya bibili kami ng liquid, pero eto yung ano, parang may natitira, siguro kailangan punasan yan, baka makasira. Tapos eto meron siyang ganito. Ito yung control niya. Ayan. Tapos, meron siya ditong ano ata ito. Ayan. Pag nagka-error, binubuksan yan. May makikita ka mga dumi-dumi dyan. Tatanggalin mo. Ito para totally ma-drain siya. Itong ayan. Tapanggalin mo yung ayan, cup niyan.
paano ko siya sinetap? Kailangan daw pala kasi may permanenteng source siya ng tubig. Hindi siya yung ordinaryong washing machine na lalagay mo pa ng tubig. Eto. So, ito yung ano namin. Yung dating source ng tubig. Ayan. May gripo yan dyan. Pinagrapang namin yung hose doon. Ayan, sa kabila. Tumagos. Ito na siya, yung gripo. Yung gripo niya is may thread. May thread yung gripo niya para sakto dun sa water source ng washing machine. Ayan. Tapos, kailangan din yung permanente yung drain niya. Kasi masisira yung ano niya, hose niya. Pagkagalaw-galawin mo siya at saka ang hirap igalaw nito, ang bigat. So, ayan. Meron ng drain. Ginawa ko siya, binaunan ko siya ng tubong 1.5 pagos sa kabila. Ayan. Stainless siya. So, mati. Pag nagdi-drain siya, dyan na lang. So, walang hassle. Okay. So, ayan. Try natin buksan. Buksan natin. Ayan. Meron siyang eto, active 38. Usually ito madalas gamitin eh. Kasi mabilis siya, hindi sobrang tagal. Tapos may 15 tayo siguro kung pag nababad mo na yung damit. Pwede mong rapid 15 na lang. May soak. Ito yung time niya. Kung gano'n siya katagal. Tapos, pag naglalaba ka, pag naglalaba siya, kumukurap to. Pag nagbabanlaw na siya, kukurap yan. Pag nagpapatuyo na siya, kukurap to. So, ganun siya. Meron dito ang tub clean. Matagal siya. 3 hours. Panlinis ng tub, ng drum niya. Ayan, pwede siya sa bedding. Ayan, cotton. So, gagawin mo muna. Open mo yung source ng tubig. Saksak. So, pwede yung lagay mo na yung damit dyan. Dito, lagay mo na yung damit dito. Tapos, lagay ka ng fabric conditioner dito. At saka detergent. Ayan. Umiinit din pala yung tubig niya. Hanggang 90 degrees. Depende sa setting niya. Tapos, once na okay na, play mo na. Habang nasa kalagitnaan kayo, pwede nyo i-pause. Pwede nyo i-pause, tapos play ulit. So, yun. Pag nag-brown out, okay lang. Dahil pag bumalik yung kuryente, magre-resume lang naman siya. Matalino siya. Okay. So, yun lang. Next, vlog natin is susubukan natin maglaba dito. Pero nakapaglaba na ako dito. Okay. Unang ito nga pala, important reminder sa inyong lahat. Huwag niyong ilalagay sa may gulong na patungan. Dahil naranasan namin, nilagay namin sa may gulong na patungan. Sobra. Sobrang alog. Halos lilipad siya. Nakakatakot. Tsaka baka masira lang. Sayang naman. So, yun. Hanggang dito na lang. So, next vlog natin, maglalaba tayo dito. Subukan ko yung mga damit kong Ayan. Ayan ulit yung setup. Ito yung tubo. Yung water source namin. Pinagapang ko doon. Tapos binaon ko yung isang tubo para sa drain. Ang tubo, sukat ng tubo is 1.5. Ayan. So, pakita ko ulit. Ayan na.
matatagal ang buhay niyan kasi hindi na paggalaw-galaw, naka-permanente na siya diyan. Okay. Eto, gagawa ko siya ng sariling source niya ng power kasi parang minsan umiinit siya. So, kailangan ng ano, dedicated na source. Ano. At yun din ang sabi sa manual. Dedicated na ano, na power source. Okay, so ngayon eh, hanggang dito na lang muna. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at saka i-subscribe yung channel.